ngayon sa Motor Ace Abangan, Marilao, Bulacan para mag-review nitong on the beat playful variant itong kulay glossy gray. Ayan, ikutan natin at alamin na rin natin yung kanyang cash price and installment. So, abangan po natin yan mga kapatid. Pero bago yan, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para update tayo sa video. At patuloy nyo i-follow sa aking Facebook page na Noxki Vlog. Stay tuned tayo. Noxki Vlog! Shoutout muna sa ating solid supporters na si Sir Pop Sidong. Maraming salamat sa iyo. Pakisupport na rin natin yung kanyang FB page. And also big shoutout sa ating kaibigan na si Michael Buringot. Maraming salamat sa iyong suporta and ingat ka palagi dyan sa Guam and God bless sa iyo. The beat playful variant na kulay glossy gray. Makita natin yung kanyang combination. Meron palang black ano, sa fender then dito sa side bearings niya. Pero yung front ay glossy gray siya. Then sa papel niya ay glossy gray po yung color nito ano. In-upgrade na nga dito kaya naging version 3 siya. Itong kanyang headlight tsaka yung front face niya nagbago na talaga no. Ayan, LED na yung ilaw. Ayan, yung high and low. Except po dito sa kanyang signal light, naka-halogen bulb pa rin siya. No? Pero hindi naman halata dahil ganda naman yung pagka-design nito. Ayan. Tapos dito sa gilid, makikita natin yung kanyang decals na Honda Beat. Ayan yung combination. May orange, then kulay black yung kulay beat niya. Then may lining sa gilid na orange din. No? Then dito naman, sa side na to, ito. Meron din siyang beat dito. Tsaka dito sa gilid. Ayan din, no? Tapos meron din yung premium, yung isang klase na wala siyang decals na ganito. Tapos yung mugs niya ay kulay gold at ayun, no? Kaya iba rin yun, mas mahal yun. So ito yung mas murang variant nila, no? Tingnan natin yung kanyang panel. Ito rin yung isang maganda dito sa panel. Nabago na rin compare mo dun sa dating version 2. Ay iba na rin yung pagkakadesign dito, no? Tapos combination analog and then may maliit na digital siya rito. So dito natin makikita yung kanyang odometer, no? Tapos hindi ko alam kung andyan din yung fuel gauge niya makikita. At dito meron siya mga indicator pa dito. Glossy yung dito. Ayan, tapos yung Honda natatak dito. Tapos sa mga switch, ito naman, meron siyang high-end low niya, kusina, yan. Tapos yung turn signal light switch, ito. Then dito sa kabila, wala nang ibang switch kundi yung electric starter niya. Ibig sabihin, ito ay naka-EHO na. So automatic headlight on pagka binuksan natin yung motor na to. Then sa kanyang ignition, ito. Gandahan, naka-shutter lock na. Ayan. Tapos dito na rin binubuksan yung kanyang upuan. And meron siyang pocket dito. Press lang natin. Ayan. Ay yung kagandahan dito sa version 3. Meron na siyang ganitong features. Ayan. Meron din siyang power outlet na 12 volts. Ayan. So ready na pang long ride yung cellphone natin. At ganoon din sa mga sumag grab food, grab rider. Ayan. Very useful itong ganitong features. And meron din siyang utility hook dito. Yan makita natin. Very useful sa mga pinamili natin. Then pocket niya dito sa left side ito.
medyo malapad. Ang pwede natin paglagyan ng mga bimpo, ng barya, yan. Tapos dito sa gulay board niya, yan malapad din, oh. Pansin natin, tapos andito na rin yung kanyang battery. Tapos sa kanyang side stand, ito meron siyang kill switch. So yung magandang pag-features din ito, safety. Yung pag-rides natin dahil meron siyang ganung features. Then meron pa rin siyang Kickstarter. Ito. Then yung kanyang panggilid, ito naman makita natin. Matte black finish. Hanggang dito sa may airbox. Tapos naka-ESP. Enhanced smart power. So, ibig sabihin, malakas yung power ng makina pero less fuel. Alam natin yung Honda Beat, napakatipid na ito. Halos mapalak ng 65 to 68 km per liter itong motor na to. Sa likod niya, ito. Yung kanyang gulong. Magandahan dito, tubeless na yung mga gulong nito. No, harap at sa likod. Then, ang tatak ng kanyang gulong dito ay federal. Ayan. So, magandang klase na rin. Ano? Tapos, yung mags niya, ito. Kulay matte black. Tapos, drum brake yung preno dito sa likod. Then, naka-single shock. Ito. Matte black din yung kulay. So, then, dito tayo sa taillight. Ito yung kanyang taillight. So, ang ganda rin ng design. Ano? Very futuristic na rin. Then, hindi pa naman LED yung ilaw na ito. Naka-halogen bulb pa rin. Pati yung signal light niya. Tapos meron din yung reflector dito sa fender sa likod. Tsaka yung ilaw dito sa kanyang plate light niya. Ito LED na yan. Kasi yung fender niya ito. Flexible yung kanyang plastic. So goods na goods. Then ito yung kanyang muffler. Makita natin yung muffler. Napakaliit lang. Very slim. Tapos mayroon siyang heat guard na plastic dito. May pagka carbon fiber finish pa yung design dito, no? Tapos yung dulo niya, yan. Tapos naka-air-cooled yung kanyang cooling system. Then meron siya ditong boot decks, kaangkas, yan. Meron siyang balot na goma. Tapos napiflip din siya. So, goods na goods tong ganitong features, ano? Then, dito naman tayo sa front. Makikita natin dito yung kanyang disc brake. Yan. Tapos, naka-single pot caliper, na kulay black, ang tatak ay lisin. Then, telescopic fork, matte black finish din. Tapos, kagandahan nga dito, naka-combi brake system na rin itong motor ito. Kaya napaka-safety ang kanyang braking power. No? Tapos, yung fender nga niya ito, kulay glossy black. Tapos, may glitter effect pa yan. Ha? Kaliwanagan siya. Okay, dito mo. So, napakaganda ng pagka-paint dito. Dito sa kanyang front, ito makita natin meron siyang mini visor dito, then may Honda, tapos glossy gray din dito, tapos meron siyang brake lock, ito yung magandang features din dito. Then yung combi brake nga makikita natin, once na pinarest mo dito, makikita mo sumasama yung, ayan o, kaya combi brake siya. So 70% sa likod at 30% sa harap. Nagsasabay sila. Then sa upuan, tingnan natin ito. Very slim lang yung upuan niya. Saktuhan lang yung lambot. Hindi rin man siya matigas. Hindi rin siya pala. Sobrang lambot. So sakto lang. Tapos manipis na dito sa may OBR. Then yung grab bar, ito. Ayan o. Matte black finish. Then nakabalot ng ano, ng goma. So, goods na goods, makapit sa kamay. Pakita ko na lang mga kapatid yung kanyang cash and installment dito sa tindahan na to. Ayan, sa mga naghahanap ng Honda Beat na version 3, meron pong available dito sa kanilang branch. Then, marami pa silang available na unit dito. Ayan. Yan yung Honda Click 160, meron sila. Tapos, itong bagong labas, yung Honda Winner X 150 yan, meron sila dito. So, screenshot nyo na lang mga kapatid. Ano? Sa mga naghanap ng Aerox, latest din, itong glossy black. So, meron din sila dito. Ayan, tayo pa isa. Aerox. Ito naman yung presyo sa mga naghanap. 125,100. One payment, 17,300. 36 months ay 6,048. May rebate pang 200 to.
Yung kulay, ano naman to? At gray. Maganda rin siya. Kaya sa mga MIUI 125, meron din sila dito. Ayan, kulay black. Standard, saka yung MIUI 125S. Ito yung sa 125S. Yung price niya, ngayong 2024. 55,000. Down payment, 5,000. 36 months, 4,534. Yan, rebate din ng 200. Tapos sa standard, hindi ko, wala siyang price dito, eh, no? So, tanong nyo na lang dito sa kanila. David, ito naman yung version 2. Meron pa rin sila dito, ano? Raider 150 Fi. Yan. 120,824. 10,000 down payment. 36 months ay 5,593. A few moments later, 2,000 years later. Ito address namin nila. I-ano mo rin yung address. Tackle mo rin yung address. Para sige. Kung ipin man nila. Oo. Bigay mo na lang sa akin. Kailan daw ko? Kasama na kayo dito sa video. Ayan, shout out sa kanila. Ano eh. Sa Motor Ace. Pare daw. Saka ano yan. Asan yan? Ayan, meron silang hiring ngayon. No, yung receptionist, CI collector, tsaka branch mechanic. Ayan. So, sa mga interesado, ayan po yung kanilang contact number. No? Ayan. Please call 0920-912-1830 or 0918-942-6196. Ayan. So, dito lang yan, mga kapatid, sa Apangan Sur, Marilao, Bulacan. No? Ayan, marami silang available na unit. Lahat ng klase po ay narito. No? So, ayan po.